Good day mga Rema, mga Repa. Kumusta kayo? Ito na naman si Edwin, no? Ang petsa ngayon ay January 28, 2022. Bali, ito yung unang vlog ko ng taon regarding sa pagbibigas. Kumusta? I hope na okay kayo lahat itong pagpasok ng New Year. Kumusta ang mga diet nyo? Kumusta ang pagkain nyo? Ano, dumagdag ba mga timbang? Siguro, I would advise na medyo after ng ganyang holiday season, medyo galaw-galaw, takbo-takbo, lakad-lakad. Like everyday ako, kami ng misis ko, everyday walking. Siguro pag-gising namin before magbukas ng tindahan or ng bigasan or kung ano man ang gagawin, ano muna? Of course, start the day with a prayer. Magpasalamat tayo sa Diyos at buhay tayo at healthy tayo, kasama ang ating mga pamilya. Yan, malaking pagpapasalamat yan. Before we start the day, we should pray. Okay? Then after that, walking. Siguro pagpalagi mo mga 30 to 40 minutes, paglakad-lakad kayo, enjoy lang. Tapos, tingin-tingin sa pangapaligid, and then, langhapin ng sariwang hangin, pero dapat naka-mask, no? So, today, mag-discuss uli ako, no? Bali, magkikwento lang ako sa inyo ng mga ibang tips at saka mga ibang dapat or hindi dapat gawin sa pagbibigas. Pero bago yan, mga Rema, mga Repa, talaga nagpapasalamat ako sa inyo sa pagsuporta nyo, sa panonood nyo, sa pagla-like nyo, sa pagko-comment nyo. Alam nyo, nakakatuwang basahin kahit, ito corny ha, pero alam nyo kahit paulit-ulit kong binabasa, tuwang-tuwa ako, sabi ko, yung especially coming from overseas, like sa mga iba yan, sa Bahrain, sa Singapore, Thailand, iba-iba. Nakakatuwa ron, nagkakaroon ako ng mga ano, ng mga kaibigan na ayun, nagiging Facebook friend ko, in-add nila ako, and then they are asking questions, and then I am truly honored na maging kaibigan sila. Tapos pag may mga tanong sa akin, I see to it na talagang hanggat maaari, masasagot ko. Kaya lang may mga times kasi minsan, syempre, medyo, alam nyo na, busy-busyhan. Minsan hindi ko masyadong nasasagot agad. Minsan nagda-drive ako, minsan may kausap naman ako, minsan kasama ko family ko. I do apologize kung hindi ko nasasagot agad. Pero hanggat maaari, binabalikan ko yan. I see to it na masasagot ko yung mga bawat tanong nyo, especially kayong mga nagko-comments, talagang ako napaka-thankful namin ni Mrs. So, nung last vlog ko, I think that was before Christmas, kami ni Mrs. nagbumati kami ng Merry Christmas that time, no? So, may mga nabasa ko mga comments. Again, talagang wow, ang sarap magbasa, no? So, may mga iba lang akong mga questions. Like for example, basa tayo, no? Una kong nabasa kay Baby Yun, ha? Okay, thanks for the tips. Sa lahat po ng vlog na napanood ko tungkol sa bigasan tips, mas klaro po yung sa inyo. Wow! No, parang feeling ko, ang galing-galing ko. Hindi ko alam, until now, sa pagbibigas, sa totoo lang inaamin ko sa inyo, hanggang ngayon natututo pa rin ako. Kumbaga, inaaral ko pa rin, hindi ako humihinto sa paghahanap ng mga bagong supplier, bagong kaibigan, bagong makakatulong. Kumbaga, until now talagang ano pa rin, naghahanap pa rin talaga ako. Hanggang ngayon, natututo pa rin ako dahil marami pa rin akong hindi alam sa pagbibigas. Pero, syempre, sa tulong ng mga kaibigan, sa tulong ng mga tindahan din, yung mga tindahan na nagbibigas, natututo ako sa kanila. Until now, mapasyal ako pag pinakita akong bigasan. Humihinto ako. Hipo-hipo ng bigas, hawak-hawak, amoy-amoy. Tapos may ano pa rin, pag nakita ko ng bagong variety, uy, kumusta ano to? Anong bigas po ito, sir? Ma'am, ano bang, gano'n ba kasarap to? Gano'n ba kalambot? Gano'n ba kaalsap? Buwaghag ba to? O yan, tanong-tanong pa rin, hindi pa rin humihinto sa pagtatanong. Hindi ako ganun kagaling, pero kahit ang konti, meron na akong alam. Pero gaya ng sinabi ko sa inyo, hindi kayo dapat huminto sa pagtatanong. Hanggat maaari, tanong lang ang tanong, no? Dami, si Jel Sebastian, Michael Bautista, Aida Sanico. Nakaka-inspire daw. Wow, ako, inspired din akong gumawa ng vlog dahil sa pagaya nyo, no? Okay, may mga questions dito na lista ako. Kay Miss Candy De La Cruz yata, ito, no? May question siya. Sir, magandang hapon. Pa,
paano nyo i-overcome ang competitor? Yan, so yan, maganda katanungan yan, no? Paano mo i-overcome yung competitor? Actually, mga competitor na ngayon, katabi natin or sa mga online business, yung mga kalaban, ang pinaka-tabas lang naman dyan talaga maging honest ka. Maging honest ka sa pagbibigas. Kumbaga kung ano yung totoo, kung ano yung nararapat, ibigay mo. Gaya ng sabi ko sa inyo, compare sa iba, hanggat maaari, huwag kang tutubo ng malaki. Kung tutubo ka sa bigas, yung sakto lang. Kumbaga yung tamang makakausad lang, sabi ko nga sa inyo eh, importante na di baling maliit ang tubo, basta mabilis. Tsaka yan, yung overcome, minsan kasi may mga times na ano eh, hindi maiwasan na maiko-compare ka sa kalaban mo. Minsan sasabihin nila, minsan may mga times pa na babanat sila ng paningira. Sasabihin, ay, nakabili ako dyan sa kabila. Naku, ang pangit-pangit ng ano, hindi maganda yung bigas niya. Hindi, ano, ganito. Puro mga paningira. Ngayon, ang gagawin mo, hanggat maaari, huwag mong sisigundahan. Sasabihin mo, ay, ma'am, ano, baka naman nagkataon lang. Hindi naman siguro sinasadya nung nagbenta. Hanggat maaari, huwag kang gagatong. Ang gawin mo, hindi, baka ma'am na hindi lang nila napansin na ganun yung maibigay nila. Pero pag ganun man, pwede namang ibalik. Kumbaga, hanggat maaari, huwag mong dadagdagan ng sira yung paninira nila. Minsan sabihin, ay, ako yung bantay dyan sa kabila. Ay, hindi ko sinasabi yung katabi ko, ha. Yung bantay dyan sa ibang bigasan. Naku, napakasungit. Ay, hindi ma'am, mabait po yan. Baka nagkataon lang na medyo may iniisip na problema o ganyan. Huwag niyong sisigundahan. Hindi, mabait po yan ma'am. Mga kaibigan natin yan. Ako, mabait yan kasi kaibigan ko yan. Katropa ko yan. Siguro nagkataon lang ng parokap ng negosyo. Ano lang, siguro, ganun. Siyempre, di maiwasan minsan yung competition, pero kaibigan natin yan, ma'am. Hanggat maaari, huwag nyo silang gagatungan, huwag nyo sisiraan. Ganyan dapat i-treat ang mga competitor. Kasi ang mga competitor, ano eh, isa yan sa dahilan kung bakit tayo gumagaling. Diba? Kumbaga, pag meron silang nakita mong na-observe mo na magandang ginagawa, ang tendency, hihigitan mo, gagandahan mo, mag-iisip ka ng panibagong strategy, mag-iisip ka ng panibagong moves na pwede mong gawin para mas mahigitan mo or mas magandahan mo yung ginagawa niya in a good way, ha? Hindi yung dapat sisiraan mo na, ako, huwag kang bibili dyan bro, huwag kang bibili dyan miss, kasi ganito yan, huwag. Ako, never ako nanira ng competitor ko o ng kalaban ko sa negosyo. Never, huwag na huwag niyong gagawin yan hanggat maaari purihin niyo pa. Hindi, okay po yan, maganda po mga bigas niyan. Siguro, pag nagkataon lang na baka may, minsan kasi sa isang sako or sa mga kaban na naka-display, minsan kasi hindi mo talaga makikita yung laman. Siguro ma'am, nagkataon lang, pero try nyo uli. Sabi nyo, mabait yan, mapapakiusapan yan. Yun po ang gagawin nyo. Huwag na huwag kayong maninira ng competitor nyo o ng kalaban nyo sa negosyo. Hanggat maaari, purihin nyo. Walang problema ron. Kumbaga, alam nyo, ang customer, ano yan eh, minsan, pinakikiramdaman ka lang yan eh. Minsan pinakikiramdaman ka lang niya na ano ba gagawin, sisiraan kaya nito yung palaman niya. Kaya ang pinaka the best, huwag niyo gagatungan hanggat maaari, i-praise niyo pa. Pare-pareho po kami rito ma'am, ang mga negosyante, lahat yan honest. Sa totoo lang, kaya sa totoo lang naman talaga, hindi ako naniniwala no, na ang isang negosyante ay nandadaya. Kasi nagnegosyo ka pa. Kasi ang mangyayari niyan, maaring sige, makadaya ka one time, pero tingin mo, babalik pa kaya sa'yo yan? Malamang hindi na, di ba? Never nang babalik yan. Isang beses ka lang kikita, pero hindi na babalik yan. Ang mga customer, hanggat maaari, i-treat nyo na kaibigan nyo. I-treat nyo na tropa nyo, na barkada nyo. Kung pwede nga, add nyo pa sa Facebook para at least maging na-chat mo, o kumustahan. Treat them as your friend. Hindi customer, tropa. Yun. Okay, yung pangalawang question, pinakamurang bigas. Ako kasi ang ginagawa ko, of course nagtatanong-tanong ako no. Search, pasyal-pasyal sa mga yun, hindi kagaya nung unang sinabi ko sa inyo nung mga first two vlogs ko. Hanggang ngayon ginagawa ko pa rin 'yon, umiikot-ikot pa rin ako, nagtatanong-tanong ako kung saan yung
pinakamura, pinakamaganda. Of course, wala nang iba pang mumura. Yung, I would suggest yung kung kukuha kayo sa mga bigasan, yung mga dealer, yung malapit lang sa inyo. Like ako, ang pinakamalayong dealer ko yung sa Marikina, sa Lupaliches. Yan, dyan lang ako tumitingin. Pero sabi nga nila, ang murang bigas daw ay matatagpuan daw sa, ano, sa Bukawi, Intercity, Bulacan. Yan, dyan talaga yung mga medyo mura. Isabela, eh, kasi dyan may mga Isabela Rice, may Mentoro, may Paisiha. Pero yun nga, ang sabi nila dyan daw sa may Intercity, Bulacan. Siguro once, mga thrice na akong nakapunta dyan sa Intercity. Mura nga talaga. Kaya lang, minsan kasi iniisip ko yung biyahe, yung gasolina mo, yung tollgate mo, syempre yung abala mo. Kaya, yun, sa mga ano lang, sa mga dealers na lang ako pupunta, syempre, inaano ko yung mga dealers na medyo maliit lang tumubo. Tapos doon ako kumukuha sa kanila. Kumbaga, yun, tiwala. Okay, consignment or cash? Syempre, sa lahat naman ng negosyo, mga ganyan mga businesses, walang negosyante na magtitiwala agad sa'yo. Okay? Syempre, sa una, cash talaga. Cash, and then after a while, pag medyo nabibuild na yung character mo, na mapait kang customer, yan, siguro may mga dealers o suppliers na magtitiwala sa'yo. Importante rin pala no, sa pagbibigas, pag ganito mga negosyo, kasi syempre, mga dealers, mga negosyante, naniniguro rin yan. I would advise na kumuha kayo ng checking account. Like ako, meron akong checking account kasi syempre, yung mga ganyang negosyante, gusto nila yung mga post-dated check. Kumbaga, ilalagay mo kung ilan days mo siya bago bayaran. After nun, hindi na kayo mag-uusap. Papasok na lang yung check and then pag yung time na kunyari, naglay ka ng date, January 15 o kaya December, January 15, February 15. So, papasok na lang na yung check then bahala na sila ron. Kumbaga, nasa sa'yo na yun kung lalagay mo ng pondo or hindi. Pero syempre, importante na lagyan mo kasi huwag kang masisira sa bangko. Kumbaga, character mo yan eh. Yan ang isa sa mga pinaka kinakailangan yung magiging responsible ka. Of course, sa pag nag-issue ka ng cheque, dapat may pondo. Yun ang pinaka-importante sa lahat. So, after a while, yan. After mong mag-cash, pag dumating na yung pagkakataon na binigyan ka ng pagkakataon or pinagbigyan ka ng supplier mo, na nagtiwala sa'yo, sige, issue ka lang ng cheque, bibigyan kita 15 days, 7 days, yan, go na, galingan mo na. Pero, yun, siguro, pag medyo nakaipon ka na, like ako, may mga times na pag medyo kaya ko naman bayaran ng cash, pinabayaran ko na ng cash, pero pag kumukuha ko ng marami, natingin kong medyo kakapusin yung cash ko, nakicheque ako. Pero pag may maraming times na hanggat maaari, cash na lang, kasi kung meron ka namang mabubunot, bunutin mo na kasi ganun din naman. Like, kagaya yung nitong nakaraang Christmas, syempre, kailangan ko talaga ng maraming bigas. So, nag-checky ako kasi talagang bulto, marami. Yun nga, no, kung mapapansin nyo, ito pa nga pala sa pagbibigas. During holiday season, of course, napakalakas yan. Talagang maganda ang benta kasi pilihan. May mga kumukuha sa mga companies, maramihan, pinamimigay, gift-giving, ganyan. Talagang malakas. After nun, mapapansin mo, pagdating ng mga January, mga especially mga third week, medyo lumalakas na ulit. Pero yung first 2 weeks ng January, talagang, wow, parang sabi mo, ano nangyari? Saan yung mga customer natin? Saan sila nagpunta? Kumakain pa ba sila ng kanin? Parang ayaw nila magbilihan. Kasi yan nangyari, noong holiday season, nagbilihan na ng mga sako-sako. Sako-sako, dalawang sako, tatlong sako, yan, isang sako, kalahating gaban. Kumbaga, yun na yung doon na napunta lahat ng mga sales. Pero, mga first 2 weeks lang naman yan. After a while, yan, third week, medyo tumataas na siya. Kumbaga, naubos na yung mga stock nila na nakaraan. Pero yung mga nag-stock ng mga dalawang sako, yan, hanggang ngayon, di pa rin nagpapakita. Siguro, malamang meron at meron pa. Okay, yun, magkano ang tubo? Yun, sabi ko nga sa inyo, 1 to 2 pesos would be enough. Months of ROI. Yung return of investment, hindi ko na alam kung kailan ko nakuha yung investment. Pero, tingin ko bumalik naman na,
siguro ano, siguro mga isang taon. Isang taon. Pero hindi kasi ako, nag-i-enjoy ako, hindi ko namamalayan as long na nababayaran ko yung mga operating expenses, mga kuryente, tubig, telepono. Hindi ko na namamalayan kung bumabalik ba siya o hindi. Basta nakakabili kami ng pagkain, nabibigay ko yung mga pangangailangan ng pamilya. So, ganun. Siguro bumalik na. Bumalik na naman. Malamang bumalik na. Salamat sa Diyos at bumalik na. No? Okay. Top 5 sellers. Ano kasi yan eh. Ang mga customers, minsan, ang unang tanong niyan. Pag may lumapit sa iyong customer, ang unang tanong niyan. Siyempre, masarap ba to? Siyempre, alangan namang sabihin mong hindi. Ay, hindi ho, masarap yan. Hindi maganda ka. Hindi naman pwedeng ganun, di ba? Siyempre, wala namang sigurong seller na magsasabi, ay, hindi masarap yung produkto ko. Siyempre, sasabi ba masarap? Isang pakalawang tanong, ano to, maalsa o malambot? Yan, mga ganyan. Kaya dyan darating yung time na dapat talagang sasaingan mo yung bigas mo. Hanggat maaari, titikman mo yung kanin niya. Yan. Dapat alam mo kung talagang maalsa o talagang malambot. Minsan may mga tanong dyan, meron kayong maalsa na malambot? Parang, anong hirap nun ah. Kasi, ang pagkakalam ko kasi, ang kanin, kapag maalsa yan, medyo may pagkabuhaghag. So, medyo hiwa-hiwalay ang kanin niya. So, possible na hindi siya ganun kalambot gaya ng kanin na hindi maalsa. Ngayon, yung mga hindi maalsa, yan yung mga medyo lagitan. Eh, para mga Japanese rice, yan yung mga dinorado. No? Kaya minsan, mahirap din minsan yung sasabihin mong maalsa na malambot. Siguro meron. Meron siguro ganun. Pero malamang mahal ang presyo nun. Kasi pag sinabi mo maalsa, buhag-hag yan eh. Yan yung mga tipong magandang ipangsangag, yung hindi nagdidikit-dikit. No? Yung hiwa-hiwalay ang kanin. So, yan yung after mong pagbagong saing, hindi siya kasing lambot gaya ng mga talagang hindi maalsa. Pero malambot din siya kahit papano. Yun. After nun, pag medyo nabahaw na siya, yan ang mga magagandang ipanggawa ng yang chow, mga fried rice yan. Kasi hiwa-hiwalay siya. Lalagyan mo ng mga carrots, ng itlog, ng mga pinagdag na hotdog, tas konting sibuyas, yan, mga ganun. Actually, misis ko, masarap magluto ng sinangag. Tapos, pag yung mga malalambot naman, of course, pag malambot, bihira yung maalsa na malambot. Siguro, meron, pero bihira. Usually, pag malambot, yan yung mga ginagamit sa mga Japanese restaurant, yan yung mga, sabi nga nila, yung mga kanin ng Jollibee, KFC, McDo, kasi yung binabalot pa sa paper, no? Talagang ano siya, pag kinagat mo, actually yun ang paborito ko, yung mga talagang malalambot na bigas. Yung maalsa, hindi ako masyado bilig sa maalsa. So, ganun, yan, maalsa, malambot, mga top 5 sellers yan, mga dinorado. Ngayon, ang talagang medyo namamayagpag talaga yung Coco Pandan. Hindi ko alam kung bakit, pero masarap naman kasi talaga siya. Siguro dahil na rin sa pangalan niya, malakas ang catch, Coco Pandan. Siyempre, pag Coco, isipin mo yung artista. And then Pandan, alam mo naman pang Pandan, mabango. So maganda yung ginawa nilang packaging, ang ganda ng title o yung pangalan ng bigas. Talagang attractive yan, Coco Pandan. And then, ang pangalawa, siyempre, hindi talaga papatalo yung dinorado. Talagang dinorado, bukod sa masarap, after mong isaing, talagang umaalingasaw yung amoy, yung tono ng bigas. Talagang napakasarap. And then, ang isa pang mga ano yan, yung mga, especially sa mga may kantin, mga sinandoming, yan. Yan yung mga medyo maalsa. So, especially sa mga kantin, sa mga, sabihin natin nagtitipid, yung mga medyo malaking pamilya na maramihang pagkumain, gusto nila yung maalsa kasi at least pag maalsa madami, maraming makapakain. Yan yung mga ano eh. Yan yung mga top variety na mabilis ibenta. Yan, sabi ko nga sa inyo sa mga presyo ko, meron akong 36, may 34, may 38, may 40, may 42. 40! Yan, 40 ang pinaka fast moving, pinakamabilis. Siguro dahil pag bumili ka ng 2 kilo, 5 kilo, sarado 200. Kumbaga wala nang suklian. Kasi pag bibili ka nga naman 38, sipin mo, 190, susukli ka pa 10. Kumbaga,
parang round off na. 40, tak. 5 kilo, 200. 4 na kilo, 400. Yan. Ganyan ng mga, yun ang talagang pinakamabilis. Sa mga special rice naman, yung mga 50 and up, yan. Mga, may mga bigas ako, mga pangalan, Honeybee, California Rice, yan, nabibili sa SM yan. Cook's Choice, Blueberry, pa ba, yung mga, basta, dami. Sa labas, naka-display, pag ano pa siya na lang kayo rito sa pwesto ko. And then, natawa ko rito, may isa pang comment eh. Kasi dati, mga repa, dati ako mayroong computer shop. Nakita ko lang kanina, meron ako dati computer shop, sabi niya sa akin, Kuya Ed, dati-dati, nagpapaprint lang ako sa'yo. Ngayon, sumasalo ka na ng bigas. Kumbaga, yun, talagang, nag-computer shop din ako during that time, talagang kalakasan, syempre, yun yung mga times na hindi pa masyado accessible lang service ng internet. Kumbaga, ano pa, nung time na yun, pag may internet ka, mukha kang mayaman eh. E ngayon, since mababa na yung mga promotion ng mga provider, mga internet service provider, so halos lahat ng bahay nagkakaroon ng mga internet, nagkakaroon na ng access sa murang halaga. So, hindi na siya ganun kaganda. Yan, natuwa lang ako na lalapan nung isang nag-comment. Yung floor matting pala sa pagbibigas. Kung makikita nyo, kahoy ang ginagamit namin. Dati merong ano yan, merong paa, yung nakaangat. Siguro mga 2 inches. Mga 2 inches from the floor. Kaya lang, ang problema kasi minsan pag ganun, napansin lang namin, no? Binabahayan siya ng mga ano, mga cockroach. Minsan may mga daga. So, naipon sila sa ilalim. Yun, naipon yung mga dumi, mga likabok, kung ano-ano. Kaya ang ginawa namin, bumili na lang kami ng 3/4 na plywood. Yan. Yun lang ginawa namin. Tapos ang ginagawa nila namin, maintenance siguro mga every 2 weeks. Pag medyo konti na yung stock ng bigas, inaangat na lang ni Noruel, kasama ko rin, no? Inaangat niya. And then, bawalisan. Ganun lang ginagawa namin. So, yung iba, pag medyo may pera kayo, bibili kayo ng plastic. Parang, kaya lang medyo mahal eh. Hindi ko alam kung ano tawag doon. May mga nakikita ko sa mga budig, sa mga talaga mga stockroom. Parang plastic ng bigas, plastic na flooring, and then, yun, basta alam mo medyo mahal yun. Eh, since tayo medyo natitipid, tama na yung plywood, maganda naman eh. Tsaka, importante hindi siya malalamigan or pag, kasi minsan na flooring, nag-iiba-iba rin ang ano yan eh. Minsan, nagkakamoy, lumalamig, mainit. Ang maganda, kung may plywood, hindi siya maapektuhan. Okay, hahanap pa tayo ng mga questions, no? Brother, ini-deliver na po ba ng supplier yan pag kumuha like 50 kabans? 50 kabans kasi marami na yan, no? Kaya lang minsan kasi, syempre, may depende rin sa location eh. Syempre, pag, for example, ang pwesto mo sa Las Piñas, tapos yung mag-deliver sa'yo sa Nubaliches, syempre, medyo malayo. Kumbaga, pag 50 kabans, medyo talo sila ron. So, I would advise na pagkukuha kayo ng mga supplier, yung medyo malapit lang talaga. Syempre, pag ganyan, may mga tracking na yan. Magbabayad ka ng mga, yan, tracking, syempre. Medyo kabawasan din sa ruto buuin mo yan. Kaya, I would suggest na ang pinakamagandang supplier is yung malapit sa'yo. Huwag ka na maghanap ng malayo kasi pag malayo, mas malaki ang charge sa'yo, bayad. So, yung mas malapit lang. Okay, si Ms. Jennifer, nakaka-inspire, yan. Yeah, from KSA. Actually, yung talagang thankful talaga ako no, sa lahat ng nanonood ng mga vlogs ko. And I hope na may mga natututunan kayo sa mga sinasabi ko. Kasi ako, basta, sinishare ko lang kung ano yung alam ko, kung ano yung pwede kong maitulong. And then, kung may mga questions kayo, pwede nyo naman akong i-add sa FB. May messenger naman. So, pwede nyo akong i-message doon pag may mga tanong kayo regarding sa pagbibigas lang ha. Yan. Pwede nyo akong i-add sa FB. Edwin Martin. Yan yung Facebook page ko. Pwede nyo, Facebook account ko. Pwede nyo akong tanungin doon. Walang problema. Basta regarding sa pagbibigas. Okay? And then, as of now, siguro hanggang dito lang muna. Kumaga, kinumusta ko lang muna kayo. Kinumusta ko lang kayo, especially mga
followers natin, yung mga mababait nating followers, yung mga... Kasi marami rin nag-message sa akin, bro, kailan ka ba gagawa ng next vlog mo? Sana, kasi siguro baka nami-miss na nila ako, no? Pero talaga, thankful ako. Siguro itong mga nakaraang araw talaga medyo busy-busyhan kasi dami rin ginagawa. Kaya yun, talaga nagpapasalamat ako in the bottom of my heart, talagang thankful, thankful ako. So, expect nyo, after ko lang medyo matapos itong pagiging busy-busy ko, gagawa ako ng maraming vlogs tungkol sa pagbibigas. Kung ano pa yung pwede kong maitulong, basta magtanong lang kayo sa akin, ibigay ko nga sa inyo, uli yung aking Facebook Messenger, Edwin Martin, hanapin nyo lang. Siguro ilalagay lang ni Mrs. Dito yung link sa baba, yung Facebook Facebook account ko, pwede kayo makapagtanong doon. No? So, hanggang dito lang muna, kasi nagugutom na ako. Gusto ko na makilusal. No? Until then, siguro more ano pa, magbabasa muna ako ng marami kasi ang daming comments, magbabasa ako and then titingin ako ng mga questions doon and pasensya na kung may mga questions na hindi ko nasagot kasi ang dami, nakakatuwa, ang daming pero karamihan naman nagpapasalamat na ang ganda raw ng mga ng content ko, yung sasabihin na sa lahat daw ng mga bigasan tips, ito raw yung sa akin daw yung medyo talagang nakaka-relate sila na maganda daw. Baga, thankful ako. Yung nga, no, yung thankful ako doon sa isang, ano ko, ang dami views. Talagang, wow. Nakakatuwa. Yun lang, mga repa, please, pakisuyo lang, no. Pakishare. Sana tulungan nyo akong ishare yung mga content ko, yung content namin, yung pamilya Martin. Sana pakisuyo lang, i-share nyo sa mga gusto magbigasan business. Sana pakishare din para matulungan din natin sila. Like, yun, basta maging okay tayo lahat, maging successful na magbibigas. Yun ang pinaka-the best. Actually, sabi ko nga, ang pinaka-the best business para sa akin yung pagbibigas. No? So, until then, ito uli si Edwin Martin ng pamilya Martin. Again, nagpapasalamat ako sa inyo. Please, kung hindi pa kayo nakasubscribe sa page namin, mag-subscribe na kayo. Please, pakifollow lang Pamilya Martin. And then, mga repa, gaya ng sinabi ko sa inyo noon, ang magla-like sa vlog kong ito, seswertehin. No? Ang magko-comment, lalong seswertehin. Ang magsusubscribe, sobrang seswertehin. No? Okay, until then, ito po si Edwin. Again, God bless po sa atin lahat. Be safe. Sana maging okay tayo lahat. Maging healthy. Ikaw nanonood at yung pamilya mo at yung mga kaibigan mo at mga mahal sa buhay. Wini-wish ko na maging healthy lahat. No? Maging happy tayo lahat. Okay? Okay. So, until then, mga repa, see you when you see me. Bye!